Magalak si Maria ang ina, ipinaglihing walang sala, lubhang malinis sa tanang kababaihan. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ang bayan mo'y nagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang mga gawa. O Maria, ipanalangin mo kami sa harap mo'y sumasamo. Magalak si Mariang ina, ipinaglihing walang sala, lubhang malinis sa tanang kababaihan. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Sa ngalan ng Ama, Tanganak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo din. Mga kapatid, ngayon ay bihilya para sa dakilang kapistahan ng kalisinisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Namana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang lako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalisinisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Ang paglilihi kay Maria na pinanatili ng Diyos na malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Ininupuri ka, ipinagdarar, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon ang Diyos ng namin, ang mga makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng
Espiritu. Salva lahat ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na biring ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayan ng lahat pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba nang bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ko ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimot binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinilaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyari ito gayong ako ay dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos." Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth?
alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno at ang ating mahal na Birhen Maria na atin pong ginogonita ang paglilihi ni Santa Ana. Hindi po ito paglilihi ng Mahal na Birhen Maria. Paglilihi ni Santa Ana at ang kanyang ipinaglihi ay si Santa Maria Birhen. At doon pa si sinapupunan ni Santa Ana, ang ginawa ng Diyos ay tinatawag na hindi malirip o hindi maisaysay. Kaya noong 8 ng Disyembre, 1854, nagpalabas si Papa Pio Nuaybe ng isang bula ng Santo Papa, Papa Albon, na ang titulo ay In Ipabilis Dios. Ang ibig sabihin dito, hindi maisaysay o hindi mailirip ang Diyos. Na kung saan, dahil sa papel na ginagampanan ng Mahal na Birhen Maria, na siya'y maging tahanan o sinapupunan ng magiging tagapagligtas na tunay na tao at tunay na Diyos na Panginoong Hesus Nazareno, na rapat lang na magkaroon din siya ng kalinisan simulat sa Paul upang narapat na siya'y maging ina ng tagapagligtas natin si Poong Hesus Nazareno. Kaya ito po ang sinasabi sa dokumento ng In Ipabilis Dios. Pero ito ay isa ng tradisyon. Hindi lang noong pagkaroon ng bula ni Santo Papa Pio Nuaybe noong Disyembre 8, 1854. Noong 17-8, si Papa Clemente XI ay nagpalabas na ng isang bula din o tinatawag na dokumento ng Santo Papa at tinatawag na bula dahil mayroon po silang singsing at ang singsing ay may apat na marka at ang isa sa marka doon ay ang bula na ito yung simbolo ng apat na mga ebanghelista at kung itatak ng Santo Papa doon sa dokumento, yan ay opisyal na kaya tinatawag na bula. At ang bula ay tinatawag niya na Comissi Nobis, ipinagsangguni namin. Ang ibig sabihin doon, ito yung tradisyon at debosyon na ang Mahal na Birhen Maria mulat sa Paul ay ipinaglihi na malinis at dahil doon tinatawag siya na Immaculada Concepcion o kalisilisang paglilihi ng Mahal na Birhen Maria ni Santa Ana. Si Santa Ana ay ina ng Mahal na Birhen Maria at ang asawa niya ay si Joaquim. Sa ating pagtingin sa mga teksto na batayan dito ay ibinatay una sa lahat sa isa sa mga libro ng Torah na ang unang libro doon ay tinatawag na Genesis o simula. Ang Genesis Kapitulo 3, verso 9 hanggang 20, na kung saan sinasabi sa aklat ng Genesis noong nagkasala ang tao ay pinarusahan si Adan at si Eva. Si Adan, ibig sabihin ng Adan, mula sa Adama, mula sa lupa. Eva,
ay female form ng Aba, Aba, Tatay, ibig sabihin siya ay nanay, sapagkat siya ay nanay sa lahat ng mga nilikha. Siya at ang binhi ng babae at ang binhi ng demonyo na nag-udyok kay Adan at kay Eva na kakain sila sa pinagbawal na bunga ng kahoy ay pinarusahan silang dalawa, pinalabas sa paraiso o Eden at yung ahas na siyang instrumento sa kanilang pagkasala. Siya ay parusahan na siya ay kakain ng alikabok. Ito ay isang kwento. Hindi man ito makita natin na isang istorya o isang scientifico na pagsaysay. Ngunit ito ay isang kwento na magbigay sa atin ng isang larawan na nagsimula ang kasaysayan ng kamatayan dahil sa pagkasala ng tao. Kinakailangan, dahil ang Diyos gusto niya na tayo mamuhay na matuwid at mamuhay na ganap at ikasya siya, kinakailangan na tayo tubusin. At ang pagtutubos nito ay tubusin ng isang Mesiyas. Upang matubos ang isang Mesiyas, kinakailangan ang isang Mesiyas ay dalhin ng isang berhen. At ang berhen, upang siya ay tunay na malinis, mulat sa pol ng kanyang pagiging tao o nung siya ipinaglihi ng kanyang nanay at ang nanay ng mahal na berhen ay si Santa Ana, siya ay malinis na. Kaya tinatawag na kalinis-linisang paglilihi. At itong kalinis-linisang na paglilihi ay siyang magtulak sa atin sa kwento naman ng Ebanghelyo ngayon San Lucas, Kapitulo 1, Verso 26 hanggang 38. Na kung saan sinabi sa versikulo 27, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, na walang imposible sa Diyos. At dahil walang imposible sa Diyos, mangyari po ang lahat. Kaya si Maria, sa atin pong Ebanghelyo ngayon, ay binati ng anghel na si Gabriel doon sa Nazareth, Galilea. At ang tawag sa kanya sa versikulo 28, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, Kitsa Ritomini. Kitsa Ritomini, mula po sa salitang koinoko na Griego, charis, ibig sabihin, mabiyaya. Kitsa Ritomini, ito ay nag-uumapaw na biyaya. Nag-uumapaw ang biyaya ng mahal na Birhen Maria. Kaya ano pong mangyari sa kanya, sinabi ng anghel, na sa versikulo 21, siya ay maglilihi at magkaroon ng anak na lalaki at kanya pong tatawaging Yesus. Yesus, sa koinoko nga na Griego, ay isang salin sa salita ng mga Hebreo na Yehoshua. Ang Yesus po o Jesus sa atin ay Yehoshua. Ang Yehoshua ay pagkadugtong ng dalawang salita, Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos na makita natin sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, Verso 14. At Usuwa, ibig sabihin nagliligtas, si Yahweh na ako ay ako, siya ang nagliligtas. At ito yung pangalan ng Panginoon. Dahil dito, si Maria ay nagsabi sa versikulo 38, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, na mangyari sana ang lahat ng sinasabi ng anghel sapagkat siya ay dolia. At dahil dolia, hindi lang ordinaryo na dolia, siya ay higit sa lahat ng mga alipin at lingkod ng Panginoon, kaya hyperdolia dahil sa kanyang ginagawa. Dahil dito, karapat-dapat lang, dahil sa merito na natanggap ng mahal na berhen na siya maging ina ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas, mula't simula pa sa kanyang pagkatao na ipinaglihi siya sa sinapupunan ni Santa Ana, siya ay malinis na. Kaya kalinsang paglilihi.
At itong debosyon sa Mahal na Birhen Maria Immaculada Concepcion ay ginawang principal na patron sa Pilipinas noong 1942 ni Papa Pio XII, sapagkat tayo ay isang bansa ni Maria, at dahil dito sa debosyon natin na napakalaganap at napakalalim ang ating pagmamahal sa debosyon ng Mahal na Birhen Maria, tayo ay magdadala una sa lahat ng mensahe kung ano ang kahulugan ng papel na dinadala ni Maria bilang isang tunay na ina ng tagapagligtas. Na tayo rin ay kagaya ng Mahal na Birhen Maria, na bago pa man na iluwal ng Mahal na Birhen Maria sa physical na paraan na pinanganak ang Panginoong Hesus sa panahon ng Pasko, ng pagsilang ng Panginoong Hesus, kanya na pong iniluwal sa kanyang puso. Ibig sabihin na ipanganak na sa kanyang puso bago pa ipanganak na physical ang Panginoong Hesus. Kaya dahil dito, ang pagkasabi ng Mahal na Birhen, versikulo 38-1 Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin gaya ng sinabi mo." Pinakaunang pagsang-ayon ng tao sa kalooban ng Diyos, sapagkat lagi pong suwail at hindi sumusunod ang tao sa kalooban ng Diyos. Pero dahil sa pagsunod ng Mahal na Birhen Maria, atin pong makikita, pinaghanda na siya. At itong paghanda, tama yung sinasabi sa dokumento ni Papa ng Santo Papa sa Ineffabilis Deus, di masaysay naggawa ng Diyos na si Santa Maria sa simula pa ay may kalinis-nisa na pagkatao, likas siya na malinis, walang bahid sa sala, na kung saan ay isang panawagan rin sa atin na tularan natin si Maria, sundin natin ang katapatan niya, at atin pong tingnan paano pa mapapalalim ang ating ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating pagmamahal ng tunay sa Diyos at katapatan sa ating pagsasaksi sa ating pananalig sa Kanya. Wala pong silbi at saysay ang Immaculada Concepcion o kalisinisang paglilihi ng Mahal na Birhen Maria kay Santa Ana kapag ipagpatuloy natin ang kawalang saysay ng pagrespeto sa mga biyayang bigay ng Diyos sa atin dahil sa iba't ibang mga gadgets at mga instrumento sa moderno na internet na parang binastos na ang nilikha ng Diyos ng katawan ng tao. Kailangan tayong magkaroon ng kalinisan sa ating mga puso at isipan upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagdiriwang o pagkaroon ng piyesta o pag-alaala sa Mahal na Birhen Maria sa kanyang kalisinisan na paglilihi. At kung ito'y ating gawin, bahagi po ng misyon ng bat isa sa atin na ituro sa mga kabataan at ipahayag sa lahat ng tahanan at pamilya na atin pong igalang ang bawat isa upang ang Diyos ay masintro sa ating buhay. At kapag ka ang Diyos ay sentro ng ating buhay, maging malinis din ang ating puso at isipan, sapagkat ang Diyos, at kung tayo'y naugnay sa Kanya ng maliman, wala pong imposible sa Diyos. Lahat ay posible sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginating lahat. Nagkataong tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinakri Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing, nanausunan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay muguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mulang paririto at hukoms ng buhay at ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ni matay na tao sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, sa kalinisang paglilihi sa Kanya, nahayag si Maria bilang ikalawang iba. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat, sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito. Samahan po natin siya sa pananalangin sa ating Ama at lumikha at atin pong itutugon, Ama, lubin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa, manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusang kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming pananalangin na kasama na Kalisinisang Birhing Maria. Hinirang bago pa man nilalang ng mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at naghari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Magsitayong lahat. Manalangin niyo pati upang paghain natin ay kaluglan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang andog na nagliligtas ay aming inihain sa iyong damba na ngayong dakilang kapistahan ng Kalisinisang Paglilihi ng Mahal na Berhen. Tanggapin mo ito at pagkaloob mo ang pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Hinugnam ito sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, ay marapat ni kay aming pasalamatan. Di mo itunulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Bananang na iyong lubos na kinalugdan upang sa anak mo ay siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang samay ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos na kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis ng aming kasalanan. Ang mahal na Birhen, ngayong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya kisa namang sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga tao, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Inampala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhodan dahan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayong lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa kaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niyong sinaming obispo at ng tanang kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kami lahat na makasalo siyang buhay nolang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sanansi, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si Karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ng alam. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at inisulat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bagong malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Isang alam, isang amen, pangalan ay Gabriel, sinunog ng Diyos sa isang birhen. Maria, Maria, puspos ka ng grasya, ang Diyos ay pinagpala ka. Ika'y magliliit mamanganak ng isang lalaki na tatawagin mo Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kanyang kaharian. Paano ito magaganap, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria at tinugon banal na Espiritu ay bababa sa iyo at lulukuban ka ng kataas-taasan. Ika'y alam mo ba si Isabel, ang pinsan mong matanda na, baot di maaring
anim na buwan na ang sanggol sa sinabubunan niya, lahat ay magaganap pag Diyos ang nag-adyan. Ika'y maglilihi mga anak ng isang lalaki nang tatawagin mong Jesus. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya magpakailanman ang kaniyang kaharian. Narito ang lingkod ng Panginoong Diyos. Mangyari ang wika mo at ang kaniyang loob. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay mga sumusunod kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 na umaga hanggang ikawalo ng hapon. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. At pagkatapos ng misa, bibisikan po lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Berheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa apngitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Pagtalaga ng mga sambayan ng Pilipino sa Immaculada Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga habang sinasambit namin ang bawat katagahan ng awiting ito na daang taon ng dinarasal ng simbahan ni Kristo. Marap kami sa iyo, aming kalisanisang ina. Kami ang ubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito na naghahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga ng paghahabilin kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayang Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, tingin mo ang aming hibik na tahasan naming inihatid sa iyong puso, bungsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayan at bansa na ngayon ay pinakatiwala at tinatalaga namin sa iyo dahil hangad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. O Maria, na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan mula sa pagkamuhi, karasan, mga paglabang-labang naghahati at sumisira sa aming bayan. Ipag-adya mo kami mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan. Ipag-adya mo kami mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos. Ipag-adya mo kami mula sa lahat ng
uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kagandahang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pag-unawa sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Ibig na may pakinggan o mahal na Ina ni Kristo, ilakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita muli sa amin, sa kasaysayan namin bilang isang bayan, ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng mawaing pag-ibig. Buksan naman ito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhin naman ito ng mga budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, ikaw ang aming buhay, aming katamis-tamisan at aming pag-asa. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating banal na misa para kay Mahal na Birhen Maria. Naway, maisabuhay natin ang mga tinuturo ng Mahal na Birhen sa atin. Tayo ay pupunta sa Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria sa paggawa ng mabuti at mabuhay sa kalinisan. Ngayon po ang maringal na pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Magsiyo kayo habang inagawa ng pagbasbas. Pagpalain naman kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa Mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Pasiglahin naman kayo sa malasakit ng Mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kakalakan ng Espiritu Santo mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa Mahal na Birhen Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exsules filii Eve. Ad te suspiramus, gementes supplentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, inus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o